Magandang araw mga kapatid. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung totoo nga bang nanggahasa o rapist si Felix Manalo, ang founder ng INC o ang Iglesia ni Cristo. Noong dekada 50 ay naging headline sa mga pahayagan o newspaper ang tungkol sa kontrobersya ni Felix Manalo, kung saan natalo siya sa kasong isinampan niya sa isang kawawang dalaga na ang pangalan ay si Rosetta Trillanes, na ginahasa daw ni Felix Manalo. Ang kaso ay nag-ugat doon sa liham na ginawa mismo ni Rosetta Trillanes, kung saan ibinunyag niya ang kabulastugan at panghahalay ni Felix Manalo sa dalagang si Rosetta Trillanes at sa mga babae na nasa loob ng kulto na Iglesia ni Cristo. Narito ang liham ni Ms. Rosetta Trillanes. Ito ay naka-address doon sa mga kasamahan niya, lalo na sa mga kababaihan, na mag-ingat doon kay Felix Manalo, na itinuring pa naman niyang isang ama. Ito ang laman ng liham. Mga kapatid, dahil sa pag-ibig ko sa Iglesia at ukol sa inyong kabutihan, ay sumulat ako sa inyo upang magtapat ng bagay na talagang nangyari sa akin at ng mga bagay na aking nasaksihan at nalaman sa panahon ng 2 taong pagkatigil ko sa sentral. Ako ay isang dalaga na naging kaanib ng Iglesia ni Cristo sa Batangas. Ako ay kinapuutan at itinakwil ng aking mga magulang. Sa paniwala, kung ako'y makatagpo ng pag-aampon, ay pumayag ako kay kapatid na Jacinto Torres na dalhin niya ako sa opisina sentral. Noong ako ay naroon, ay naranasan ko ang lubhang napakapait at napakasakit sa buhay ng dalaga, gaya noong lapastanganin ako ni Manalo na itinuturing kong isang ama. Noong una ay niligawan niya ako, ngunit nang tumanggi ako sa kanyang mga ninais ay binugbog at hinataw niya ako ng aking ikinawala ng malay tao. At noong ako'y wala ng malay tao ay ginawa niya ang kalayang ibig niya sa akin. Noon ay lubhang naghirap ako dahil sa masamang palakad sa akin. Paghataw at pagbabanta na tinatanggap ko kailanmat, tumututol ako sa mahahalay niyang nais sa akin. Marami din akong nasaksihang mga ginahasa ni Felix Manalo. Ang iba ay mga dalaga, ang iba ay mga asawa ng mga kaanib, samantalang ang isa ay asawa ng isang ministro. Sinabi ni Manalo sa akin ang tungkol sa mga ibang kanyang ginawa ng kalayan noong ako'y kanyang hinikayat na pumayag sa kanyang mga ninanais. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa 30 mga babaeng kanya-kanyang pinagsasamantalahan. Hindi ko maaaring ihayag ang kanilang mga pangalan upang pagtakpan ang kanilang karangalan. Ngunit madalas silang nagpupunta sa opisina. Sa piling ko ay pinagsikapan niyang ginahasa ang isang dalaga na pagkatapos ay nagbuntis, at iyon ay nangyaring napapunta din sa opisina sentral ukol sa tanging pagkakataong may kaugnayan sa Manalo. Marahil ang dahilan kung kaya si Liloy ay nagbitiw ay sapagkat sinikap ni Manalong pilitin si Amanda. Ang lahat ng mga itong kanyang nilapastangan ay nangatatako magsabi sapagkat sila'y binalaang papatayin kung sila'y magsasabi. Katulad ng ginawa niya kay Basilia Santos ng Paco, na itinuturo niya si Manalo bilang ama ng kanyang 2 anak. Naging balitang balita ito sa Paco. Bago nagpunta si Manalo sa Amerika ay dinala niya ako sa bahay ng mga protasyo sa Pasay. Ngunit noong wala pang isang buwan ay dumating siya upang kunin niya akong pabalik. Nangangambang baka sinabi ko sa mga putasyo ang lahat ng kanyang inasal at ginawa sa akin. Noong ako'y tumangging sumama sa kanya, ay binalaan niya ako ng masama at tinakot niya ako ng isang revolver. At sa pamamagitan ng lakas ay pinilit niya akong sumama sa kanya. Pagkatapos nito ay pinalayas niya sa iglesia ang mga mag-anak ng putasyo at pinaratangan ng kabulaanan. Kanyang ginugugol ang lahat niyang buwan ng sahod na 1,300 upol sa mga babae at sa mga mahahalay na mga gawain. Samantalang ang abang manggagawa ng iglesia ay tumatanggap lamang ng 5 pesos, 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos isang buwan. Ang nangyayari sa lahat ninyong mga abuloy na inaalay sa Diyos ay nagpupunta sa kanya at bagay na kanyang ginugugol upol sa lahat niyang mahahalay na gawa. Sinabi ko kay kapatid na duro
ang lahat ng bagay na ito noong si Manalo ay naroon pa sa Amerika. Sa ganitong paraan ay pababayaan ba ninyong pagmalabisan ni Manalo ang mga kaani at tanggapin ang iglesia sa ngalan ng Diyos? Hindi ba ninyo iniibig ang iglesia? Ang inyong asawa at mga anak na babae ay nasa panganib sa kasawian sa mahahalay na pita ng taong iyan na ipinalalagay at kinikilala ninyong bilang tagapagturo ng mga salita ng Diyos. Ipinagtatapat ko sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ipinaubaya ko sa inyo ang kapasiyahan na magagawa ninyo kung tunay na iniibig ninyo ang iglesia at ang Diyos. Sa paghimok sa babaeng iniibig niya, maging siya ay isang dalaga o isang may asawa, ay binabanggit niya ang maraming asawa ni Solomon at inaangkin niyang ang taong sinugo ng Diyos ay dapat gawing maligaya at ang pagpayag na pagsang-ayon sa kanyang mga ninais ay isang kapuri-puring gawa sa mga mata ng Diyos. Matatanggap ba ng inyong mabuting diwa ang walang kaayusang ito? Nasa inyo ang kapasiyahan. Ang inyong kapatid na naging sawimpalad dahil sa malabis na pagtitiwala, Rosetta. Ngayon, nabasa na ninyo ang masakit na dinanas ng dalagang si Rosetta Trillanes doon sa mga kamay ni Manalo. Ito din ang dahilan na nagsampa ng kasong libel si Felix Manalo laban kay Rosetta Trillanes. Pero nanalo si Rosetta Trillanes sa hatol ng Court of Appeals. Ayon sa desisyon ng Court of Appeals na nailathala sa Official Gazette, Case 5180, April 1942, ang korte ay pumanig sa biktimang si Rosetta at natalo si Felix Manalo. Ibig sabihin, naniwala ang mga hukom sa sinabi ni Rosetta na walang libel o paninirang puri sa ginawa niya. Narito ang sabi sa desisyon na si Felix Manalo daw ay man of low morals o un hombre de baja moral sa Espanyol. At sinabi pa doon sa desisyon na Manalo took advantage of his position as head of the Iglesia ni Cristo and employed religion as a cloak to cover his immoral practices, that he pretended to be the Messiah sent by God, and that to persuade his victims, he cited the example of Solomon and his many wives. Oh my God! Dito ay diretsahang sinabi ng korte na immoral talaga si Manalo at ginamit niya ang relihiyon para mambiktima. Pero ang masaklap ay ginamit ni Felix Manalo na dipinsa sa kaniyang mga mahahalay na gawain na nagawa daw niya yun dahil si Haring Solomon ay marami ding babae. Ayon kasi sa Biblia, si Haring Solomon ay may 300 na asawa at 700 na kinakasama. So mayroong 1,000 lahat ang babae ni Solomon. Ito ang gustong gayahin ni Felix Manalo at ginawa niya itong palusot sa kanyang kamanyakan. Pero ang tanong, nasiyahan ba ang Diyos doon sa ginawa ni Haring Solomon na kahit sino-sinong babae na lang ang ginamit niya? Hindi po. Uulitin ko, nagdesisyon na ang korte at hindi yun paninira ng puri dahil naniwala ang korte sa sinabi ni Rosetta Trillanes. Noon pa man ay notado na talaga itong si Felix Manalo na isang babaero o womanizer. Oh my God! Sa katunayan nga, kaya siya natiwalag doon sa pagkapastor niya sa isang grupo ng mga protestante na tinatawag na disipulo ay dahil din sa kanyang masamang asal, lalo na doon sa mga kababaihan. Ito ay kinatunayan ng dating teacher ni Manalo na si Leslie Wolf, ang founder ng grupong Philippine Mission Churches of Christ. Ito ang sinabi ni Leslie Wolf sa isang liham. Dear Bro Las Piñas, I have your letter of October 7th. You know I am sick. I am not able to give you all the information about Felix Manalo that you desire. He was a student in our mission, and I was one of his teachers. We had him employed as an evangelist, paying him a salary. Teacher ni Felix Manalo. Noong pastor pa si Manalo sa isang sikta, siya daw ay nambugbog sa kanyang asawa. At si Felix Manalo nga, ay may naanakan daw na isang estudyante din. Kaya ito ang dahilan na itinawalag si Manalo at hindi na nga siya binigyan ng kanyang sahod bilang isang evangelist. Kaya tama talaga ang sinabi ng desisyon ng korte na si Manalo ay man of low morals.
So ano-ano nga ba ang mga palusot sa mga nauto na members ng Iglesia ni Cristo? Ito ang unang argumento nila. Kung si Felix Manalo ay isang rapist, bakit hindi siya nakulong? Simple lang po ang sagot. Hindi nagdemanda si Rosita Trillanes laban kay Manalo. Ganito kasi yun, noong 1938 ay may isang dalaga na si Rosita Trillanes na gumawa ng sulat kung saan inakusahan niya ang isang Felix Manalo ng panggagahasa sa kanya at sa ilan pang babaeng kaanib ng INC. Dahil yan, ay idinimanda ni Felix Manalo si Rosita Trillanes ng libel o paninirang pori. Doon sa Court of First Instance sa Maynila ay natalo si Rosita Trillanes, kaya umapila siya sa Court of Appeals na kumanib naman sa kanya. Dahil sa pagpanig ng Court of Appeals kay Rosita Trillanes, ay ibinasura ng korte noong 1942 ang kasong isinampa ni Felix Manalo laban kay Rosita Trillanes. Ibig sabihin po, hindi napatunayan ni Felix Manalo na paninirang pore ang mga sinabi ni Rosita Trillanes sa kanyang liham. Ngayon, kung idiniklara mismo ng korte na hindi paninirang pore ang sinabi ng isang babae na ginahasa siya ng isang lalaki, ay ano po yun? Maari po bang sabihin na naniwala ang korte sa sinabi ng babae? Ganito ang sinabi ng Court of Appeals patungkol sa akusasyon ni Trillanes kay Felix Manalo. The prosecution admits that there is reason to believe that the offended party, Manalo, did commit immoral acts with some women, members of the Iglesia. Makikita po ninyo riyan ang sabi ng korte kung nagawa nga ni Felix Manalo ang sinasabing ginawa niya. At idinagdag pa po ng Court of Appeals ang sumusunod. And the solicitor concludes that he found out true proof presented that Manalo is a man of low moral and that he took advantage of his position in the Iglesia to attack and sully the virtue of some of his female followers. Diyan po ay sinasabi naman ng korte kung ano ang paniniwala nito sa uri ng pagkatao ni Felix Manalo. Ang mga sipi niyan ay halaw sa desisyon ng Court of Appeals na nagbabasura sa kasong libel na isinampa ni Felix Manalo laban kay Rosita Trillanes. At iniulat ito ng Official Gazette sa Volume 1, Number 1, July 1954, page 394. Ang desisyon ay isinulat ng mga justice na sina Hontiveros, Briones at Torres. Batay sa desisyon ng Court of Appeals na nagbasura sa demanda ni Felix Manalo laban kay Rosita Trillanes ay makikita natin kung sino ang pinaniwalaan ng korte. Si Rosita Trillanes ba na nagsabi ng ginahasa siya ni Felix Manalo? O si Felix Manalo na nagsabi sinisiraan lang siya ni Rosita Trillanes? At batay po sa desisyon ng Court of Appeals, sino po ang pinaniniwalaan ninyo? Si Rosita Trillanes o si Felix Manalo? Narito pa ang sunod na palusot ng mga miyembro ng INC. Ayon sa kanila, si Rosita Trillanes daw ay nag-recant o binawi niya ang kanyang salaysay doon sa kanyang liham. Kaya naging diakonisa pa nga ito ng INC hanggang siya ay namatay. Kaya hindi raw totoo na rapist si Felix Manalo. May retraction affidavit daw umano si Rosita kung saan binawi niya ang sabi niya sa unang liham. Pero nakakaduda itong retraction affidavit dahil yung unang liham na sinulat ni Rosita kung saan sinabi niyang ginahasa siya ay nakasulat ito sa salitang Tagalog. Pero itong retraction di umano ay napakagandang pagkagawa at nakasulat ito sa English. Halata tuloy na may gumawa lang nito at pinapirma lang ang pobreng si Rosita Trillanes. Pero kahit na may retraction affidavit si Rosita Trillanes, wala pa rin itong silbi. Bakit? Dahil ang retraction na ito ay dapat sana na i-file bago pa makapag-desisyon ang korte. Pero ang nangyari, halos isang dekada bago nila ginawa ng retraction affidavit puno. At dahil si Manalo ang complainant nito, i-dapat siya ang gumawa o nag-file ng affidavit of desistant o retraction, hindi ang defendant. Pero ang nangyari ay baliktad. Ang kinasuhan ng libel ang gumawa ng retraction. Di ba halatang may focus-focus talaga? At ang korte ay nakapaglabas na ng hatol kung saan ibinasura ang kasong libelo. Ibig sabihin, totoo yung sinabi ni Rosita na nagdiin ni Manalo na ayon sa korte ay man of low morals. Ang nakapagtataka lang ay bakit
na-promote pa bilang diakonisa si Rosetta Trianes. Gayong sinungaling pala ito at maninira ng puri. Oh my Bakit God. Bakit isang self-confessed liar at slanderer ay pinayagang humawak sa isang mataas na posisyon bilang diakonisa? Hindi ho yan ordinaryong katungkulan dahil ayon sa 1 Timothy 3:10, sinabi dito ang kwalifikasyon para sa isang deacon. And let this also be proved, then let them use the office of a deacon, being found blameless. Even so must their wives be grave, not slanderer, sober, faithful in all things. Ano daw ang sabi doon sa verse na yun? Dapat blameless o hindi maninira ng kapwa, hindi sinungaling. Ang masaklap pa dito ay sinabi na ang kanyang asawa o wives ay hindi slanderer. Qualified nga ba dito si Rosetta Trianes? Hindi po, dahil una, naninira siya ng puri kung totoo mang hindi rapist si Felix Manalo. At ang siniraan niya ay ang founder na si Felix Manalo. Pangalawa, babae si Rosetta Trianes at wala siyang asawa. Samantalang, ang qualification ay sinabing ang wives ay hindi slanderer. So, ibig sabihin, lalaki ang qualified bilang deacon, hindi babae. Si Rosetta Trianes ay tinuturing ni Manalo na libeler, kaya nga kinasuhan niya ito sa korte. Kaya lang natalo si Felix Manalo. Pero bakit siya na-appoint bilang diakonisa kahit na hindi siya kwalifikado nito? Dahil ito ang bargain o kapalit upang lagdaan ang retraction affidavit kuno. Alam natin, impluensyado ang grupo ni Manalo noon, kaya tinanggap ni Rosetta Trianes ang alok ng posisyon bilang diakonisa ng INC. Sa halip po na makalinaw ay lalong nagpalabo ang umano'y pagbawi ni Rosetta Trianes sa mga sinabi niya laban kay Felix Manalo. Ganun po ba talaga ang INC? Ang nag-akusa sa puno nila ng panggagahasa ay ipinopromote pa. Kung ginawang legal ang retraction ni Rosetta Trianes, malinaw na binawi niya ang mga sinumpaan niyang salaysay sa hukuman. Hindi po ba pag-amin yan ng perjury? Lalabas na hindi lang po umamin si Rosetta Trianes na siya ay mapanirang puri, umaamin din po siya na siya ay perjurer o nagsisinungaling. Nangyayari po ba talaga na ang isang maninirang puri at isang umaming nagsinungaling ay ginagawang diakonisa sa INC na tatag ni Felix Manalo? Anong uri ng pamunuan ang magkakaroon sa INC kung ang magiging batayan sa pagbibigay nila ng posisyon sa mga kaanib ay ang paggawa ng kasamaan? Kaya po ba marami sa mga INC members, lalo na sa mga ministro nila, ay mahilig magsisinungaling, maninira at nagmumura? Dahil iyan ang tiket nila para umangat sa kanilang samahan. Hindi po magiging katakataka kung ang kaso ni Rosetta Trianes ang kanilang pagbabatayan. So, sorry talaga kung kaduda-duda ang sinasabing retraction o pagbabalik-loob ni Rosetta Trianes. Kung hindi kaya siya binigyan ng posisyon bilang diakonisa, gagawin kaya niya yung retraction po, no? Lumalabas pa kasi na sinuhulan lang siya para linisin ang maruming pangalan ni Felix Manalo. Hindi po ba? Hindi po natin dinais na masaktan ang damdamin ng mga members ng INC. Pero para malaman ng marami kung sino nga ba si Felix Manalo sa totoong buhay, ay nararapat lang na matalakay natin ang kaso niya laban sa kawawang babae at dalaga na si Rosetta Trianes. Ang nag-akusa ni Felix Manalo na nanggahasa sa kanya at sa ibang kababaihan sa kulto ni Felix Manalo.